What's up, guys? Boy, Mike, back in the great spill of Ateneo and the big screen on USD. Good afternoon to all of you. In the meantime, Cruz goes down to the Eagles. Blue Eagles ahead by three. Request a timeout with 5:47 to go. This is the game two of the final. By Jeremy Cruz. Here comes Taps going. And the race was won by Taps. Yon. Yon. Stop, Mikey. How are you, coach? Ayos lang, ayos lang. Ay, ayos ay, lang. Ay. Nakatagal. Long time, coach, ah. Oo nga, eh. Guys, sama ko na ngayon. Alam ko madaming, ano, madaming napasayang, ano, napasayang UST faithful. Maraming napasaya itong guest natin today. Marami ding napaiyak na mga, ano, mga taga-UST. Napadasal lang. Ano, madasal? Meron pala tayo common denominator. Hindi, pero kasama ko ngayon, guys. Alam niyo naman, Kuya Japs Kuan, one of the UST legends na makakakwentuhan natin dito sa channel natin. And I think he is arguably one of the best point guards to ever play in the UST uniform. I think that is a testament to his loyalty also to UST. Kasi syempre, grade school ba sa UST? Hindi. Pero high school pa lang, di ba? High school pa lang. So, unang-una, Kuya, thank you sa oras mo. Kumusta ka ngayong pandemic? Ayos naman. Ano lang, hanap-hanap lang ng ano, extra. Habang wala pang basketball, no? Also, younger brother of Coach Mac Kuan, who was also kumbaga naglaro din sa Lasal. Hopefully, mahanap natin. Mahagilap naman natin si Coach Mac. Makakwentuhan din natin si Coach Mac. But for now, magkikwentuhan natin yung naging career, naging basketball career ni Kuya Japs Kuan. So, Kuya, simulan natin yan sa umpisa. Kailan ba nag-umpisa yan? Sa manahanap yung pagmamahal mo sa basketball, malaking factor ba doon si Coach Mac? Sobrang laking factor kasi growing up siya talaga yung idol ko, eh. So, actually, ano lang ako, Mikey, parang pinapanood ko lang siya kasi gap namin 7 years, eh. So, malaki yung gap namin. So, kumbaga, ano na siya, made na siya, marunong na siya and all that. So, lahat, even yung mga moves na ano ko, sa kanya ko nakita. Ano lang ako, parang pag nakikita ko, uy, kaya ko kaya to. Tapos, uy, okay pala. Ginagaya mo lang, kumbaga, no? Eh, marami namang ano, kumbaga, maraming players na syempre pag may older brother ka, meron ka kagad figure na gagayahin. So yeah. I'm sure that wasn't a struggle for you. Pero nung bata ka, Kuya, saan ka nagsimula? Like, ano, dayo-dayo? Or actually, kasi dun sa ano namin, sa old house namin, merong court sa kalsada. So nakikilaro ako, may mga bata dun nakikilaro. So naglalaro ako, so nakikilaro ako sa kanila. Pag tapos na yung mga matatanda, tama. Walang bola. Gawin yung bola, makikishoot, di ba? Tama. So, while naglalaro ka dun sa kalye, si kuya mo, ano na, player na, varsity na? High school. High school varsity na, di ba? Tapos ikaw nagsisimula pa lang. Actually, hindi naman na ano, kasi in fairness naman kay Coach Ma, ang galing niya kasi talaga, Mikey, sobrang, so parang sa school, parang siya yung sikat, parang ano. So parang ako, growing up, parang, siyempre, andun yung comparison. Tama. Okay, di ba? Siyempre, actually, good thing kasi parang, minsan kasi, di ba, pag alam mo naman kasi sa basketball, parang, uy, kapatid ni ano yan. Parang, tama. Kasi kapag nobody ka, di ba, parang hindi ka papansinin unless super galing mo. So, yun din yung struggle kasi parang I have to keep up kasi hindi naman pwedeng may kapatid ka lang. Di ba? Parang, so... Oh, tsaka ang layo na age gap. So, medyo mahirap din naman talaga mag-commit up. Kung grade 7 na siya, grade 1 ka pa lang, di ba? Parang ganun, di ba? So, I'm sure that was a struggle but at the same time, a challenge for you. Yun yung healthy, I believe. Yes, yes. Kasi hindi siya naging rivalry. Kasi hindi malayo, di ba? May mga magkakapatid talaga na ganun. Ano kasi, actually, Mike, ang maganda kasi parang inano niya yung path for me sa basketball kasi dinaanan niya lahat, eh. So, ako, pipiliin ko na lang yung, pangit yung ginawa niya yung ganito. Ito yung gagawin ko. Tama. Kumbaga may ano na, may nauna na. Susundin mo na lang. Gagawin mo yung mga tamang nagawa niya, hindi mo gagawin yung mga maling nagawa niya. Diba? So, nung grade school ka, struggle. Kumbaga, layo ka nga na ko compare, diba? Actually, Mikey, nung grade school kasi ako, sa Claret ako naglaro. Sa Claret.
Clarisiano pala. Clarisiano pala tayo dito. Grade 3 at varsity na ako ng grade 3. Actually, dahil lang yung coach ng kuya ko, parang coach din sa lower year. So, ano natin yan, paglaruin natin yung kapatid. So, so even nung pag-varsity mo, kapatid ni Mac kasi, gano'n? Oo naman. Pero in fairness naman kasi, parang at an early age kasi, parang 6 pa lang, naglalaro na ako. By the time na grade 3 ako, 9 years old, parang marunong na ako, as in, angat na ako doon sa batch ko. So, yung comparison naman, parang okay naman, nalilibot ko naman somehow. Ano yun? SBP? SBP, SBP. So SBP po yung kapalat. Grade 3, ano pa lang, 9 years old. 9 years old, di ba? Kasi before, parang dapat tatlong 9 years old ba, something like that. So first level pala na SBP, nandun ka na. Sige, Kuya Mac mo, ano na? High school na. High school na siya, Saan siya nag-high school? Claret din. Claret din. So ano na siya? Paya Juniors, gano'n na. Paya. So malayo na. Pero syempre, of course, shadow pa din yon. Then, so nung 9 years old ka, sino mga kalaban mo sa SBP? Actually, nung hindi ko na masyado malalo yung sino yung mga nung 9. Yeah. Pero nung next yung like, year, kasi umabot kami championship, kalaban namin, Xavier, sila Joseph Yeo. So batch mo Talo kami. Joseph Yeo yun So ka-batch mo si Kuya Joseph? Hindi. 11 siya. I think last year niya rin kasi may isa pa akong year after nun . So, tama. I think 11 si Joseph. Adi ka-batch mo si Chris? Si Chris. Saka si, anong si T.Y.? Mauna ba si T.Y. sa kanya? Hindi. Joseph, Chris, T.Y. Yeah. And then si Chris. JV. JV din. JV, yeah. Pero hindi ko alam kung nakalaban ko si JV. Pero si LA na nakalaban ko pa si LA, no? LA? Last year ko. Okay. Ito maganda yun. Nagkikita-kita sila ng bata pa lang sila. Diba? So, obviously, diba, alam naman natin, nagkita-kita kayo hanggang college, naglaban-laban kayo hanggang college. So, grade school pa lang talaga na na-form na yung rivalries, yung bond, diba, ninyong mga players. And yun nga, JV din JV, nakalaban pa sa finals si Chris sa SBP. So, talagang dun pa lang, diba, nagkikita-kita na. San Beda pa sila JV noon, diba? And then you were with Claret. So tuloy-tuloy yun, 9, 10, 11, SBP yun. 9, 10, 11, yes, SBP. And you were always angat sa batch mo. Parang ganun na rin. Parang ganun, di ba? Aminin naman natin, parang ganun. And your game, from the start, yun na talaga. Talagang point guard ka na talaga from the start. Actually, bro, hindi. Shooter ka ba? Shooter ka dati? Maniwala ka mo, hindi, bro. Oo. Kasi, bro, sabi ko nga sa'yo, parang di ba? Parang mahilig akong ginagaya yung... Actually, tama. Before kasi sa local ang idol ko si Bal David. Okay. Yes, the Flash. Kasi pag jumajump si Bal David, parang pumipitik yung paa, kung naalala. So ginagaya. Ginagaya ko siya, tapos laging shoot. Kaya sabi ko, okay. Kaya tuloy ko na to, no? Sige, go. Actually kasi, ang story nun, kaya, di ba shooter ako, nakaka-shoot talaga ako my game. Kaso ang nangyari, pag sa sobrang bilis ko, parang naiiwanan ko sila. Parang sabi ko, parang nasanay ako na drive until parang hindi na ako tumitira. So, tama. Kumbaga, nakita mo yung strength mo . Yes. Oo. So, syempre medyo nag-focus ka doon. Mamaya pag-uusapan natin yan because, kumbaga, you were always one of the more, yung mga facilitator talaga . Talagang point guards na sa setup lahat, di ba? And also, like, Kuya Paul Artadi, I had Kuya Paul Artadi on this channel din. Sinabi din niya na nagka-struggle din siya dun sa confidence niya because everyone was on him for this, di ba? And sabi din ni Kuya Paul, like, shooter din siya nung bata siya. Kaya lang, syempre, the mental aspect of it all, medyo na took a toll on him. So, mamaya pag-usapan natin. So, 9, 10, 11, SPP ka. Mm-hmm. Nung 11 ka, kailan nag-college si Kuya mo? Anong grade ka nun? Nag-college kuya ko, I think grade 7 ako. Kasi I wanted to, kumbaga, gusto ko malaman kailan naging inspiration sa'yo yung Lasal. Kasi syempre, pag Lasal na yung kuya mo, medyo yun na yung napapanood mo, nakikita mo na yung UAP, di ba? Magandang tanong yan, Mikey, kasi to be honest, ang choices ko kasi nun, Lasal, Ateneo, UST. This is for high school? For high school na. Kasi ano na ako nun . Kasi I think, pa grade grade 6. Actually, kinukuha ako sa you know Arvin Braganza, right? Yeah. Kasi narinig ko sa kabatch ko siya sa Claret, si Arvin. Kabatch mo siya sa Claret. So, teammate kami sa SBP noon. So, kami dalawa yung tandem. So, kinuha siya ng, lumipat siya ng Beda at grade, kasi sa Claret may grade 7. Ayaw niya mag-grade 7. So, first year na siya. Nag-ano siya, nag,
first year na siya. Sinasama nila niya ako sa BEDA. Yeah. Sabi ko, hindi, parang, oh, parang kasi before naman yung thinking ko kasi hindi pa ano sa basketball. Eh. Totoo. I mean, sabi, ang hirap malayo sa family, di ba? Parang yung comfort mo, di ba? So, tsaka malayo. Marit sa malayo, BEDA. Yes. Yeah, so, nung ano, sabi ko, sige, mag-grade 7 na lang ako tapos bahala na sa high school. Actually, wala rin naman akong balak lumipat ng high school, Mikey. Kaso nga, sabi ko nga, yung kuya ko kasi, sobrang galing yun ng high school eh. Pagdating niya ng Lasal, hindi siya pinansin kasi nga, parang from Claret. So parang doon ako, sabi ko, kung gusto mo mag-basketball at an early age pa lang, lumipat ka na. Kung yung nakikita mo yung sarili mo as that. So sabi ko, wala naman mali na, ano, di ba, na try, di ba? Kasi nakikita ko rin yung sarili kasi syempre bata tayo, di ba? Parang pangarap natin NBA and all tama, that. Tama. And I think this is one of the factors na or moments na sinabi natin kanina na yung mga tamang ginawa ni Coach Mac, ginawa mo. Yun, like, yun exactly. Medyo nakita mo kagad na parang, okay, kailangan medyo may basketball program talaga yung high school ko para umangat. Kasi yan din yung kwento ni Kuya JC Intal eh. Kumbaga, JC, kasi si JC. Ah, tama. Tapos nag one year siya sa Squires. Mm-hmm. Kaya siya nakita. Yes. So, ikaw, from grade 6 pa lang, alam mo na na, okay, if I want to, kumbaga, may pangalan ako pagpasok ko ng college, kailangan medyo basketball program talaga yung lalaruan ko ng high school, di ba? So, when nung kinukuha si Kuya si Bragi, nauna na siya, nag-claret ka pa, grade 7. Nag-claret pa ako, nag-grade 7 ako, nag-ano siya. First year na siya, which by the way, kasama niya si ano, Bulago. Pero malamang nag-repeat sa bete. Marami naman sa kanya mga nag-repeat sa bete. So, nung nag-first year na siya, naiwan ka si grade 7, ano ka nun, pasarel? May pasarel ba sa Claret? Hindi ako umabot ng pasarel kasi malis ka. At that time kasi dapat high school ata. Uh-oh. I'm not sure na ano kung... So nung grade 7 ka, obviously you were making a name for yourself sa basketball. Kinausap ka na ng 3 teams. Actually, nung grade 7 ako, nung coach ko, sinasabi, kinukuha ko ng Xavier. Xavier! Kasi nakalaban namin sila Chris Chu noong time na yun. Ang ganda talaga ng laro, siguro. As in, ang ganda ng laro ko. Parang kung gusto ko daw, kasi Chinese para kasi kuwan, 'di ba? Ano nila, sabi Chinese, 'di ba? Parang pero sabi ko parang dito na lang sa Claret kung Xavier. Parang lalayo pa ako ganun. Kumbaga, kung lilipat ka man, talagang NCAA UAAP na. I'm sure may idea ka na rin ng NCAA UAAP juniors. Oo, kasi kuya ko noon, kasi yung pala nag-start pa lang yung curiosity ko sa UAAP NCAA. Nung nandun na kuya mo. Tapos ang funny story nun bro, kasi Ateneo kasi malapit lang sa amin kasi tandang sa NCAA. So parang, pero yung experience ko kasi before sa parang hindi ko talaga kaya mag-Ateneo kasi parang kasi nung time na nasa Claret ako, parang lagi kaming parang alam mo naman, alam mo, ugaling Ateneo, di ba? Parang elitista yun. Di ba? Angas yun. Hindi ata ako maka-ano sa kanila, sa level nila. Tapos sabi ko, Lasal, which is Lasal yung next choice ko Lasal. Yep. Kasi, di ba? Kaso Sobel, ang layo naman ng Sobel. Tama, malayo. Labang, UC ako. So, inong time na yun, yung UST, parang kakaano lang nila ng 4P. Time na yon so nung elementary ako, sabi ko, kahit wala akong idea talaga, narinig ko lang na 4 feet yung USA. So sabi ko, parang ganda nung program nila, kahit di ko na maalam yung program nila. Champion eh. Sabi ko sa daddy ko, try natin sa UST. So, ano lang yun, Mikey, hindi yung recruit ha. Ano yun ha? Ito nakakatawa, Mikey. So, nag-exam ako, pumasa ako. Mag-aaral ka muna. Aral muna. Yeah, actually, kasi bro, ang thinking ko kasi sa UAAP is, di ba, pag hindi ka naman kasi kagad pwede mag-UAAP. Kasi katulad nung yung ano ko before sa Claret, parang hindi ako pwede mag-passerel kasi dapat anuhin ko muna yung mga mabababa. Yeah. So, nung sa UST ako, nag-tryout ako, bro, sa passerel. Okay. Ang funny din, may nakasabay akong teammate ko, first year lang din siya, UAAP siya. UAAP na siya first day? UAAP na siya. UAAP siya nag-tryout. I think, UAAP na siya. Sabi ko, UAAP hindi. Sabi ko, lang ako sa pasarel. Kasi, syempre, di ba? Sabi niya, mas malaki pa ako sa kanya, Mike. Mukhang So, sabi niya, UAAP. So, sabi ko, hindi, sa pasarel lang ako. So, to cut the story. So, ang ganda na pinakita ko sa tryout.
Kasi, ano, di ba, parang... Passerelle tryout to, ah. Passerelle tryout to, Mike. Hindi ako nakuha. Hindi ka nakuha sa passerelle? Passerelle. Wow. I'm thinking, bro, passerelle to, passerelle. So, dun, so, parang, di ba, parang, kaya nga ako lumipat, di ba? Yep. And in fairness naman to me, Mikey, parang hindi naman sinasabi, dapat makuha ako dahil magaling ako nung elementary or anything. It's just, parang yung competition ng time. I mean, alam mong... Kaya mo. I mean, hindi ko naman, kaya ko, pero, I mean, hindi ko sinasabing kaya ko sila lahat, pero, kumbaga, kung coach ako ngayon, diba? Yeah. So, alam ko yung, I mean, pasok ako dapat. Yun na lang, pasok ka dapat. Feeling mo pasok ka dapat. Siyempre, coaches ano yan, diba? Yeah, so, ano naman ang coach yung discretion ng coach. So, nawalan ako ng gana, Mikey. Kasi nawalan akong gana mag-basketball. Kasi parang, at an early age, parang ano ko na kagad yung politics eh. So sabi ko, parang kaya nga ako lumipat para ganito. Tapos ganito pala. As in, parang, ang yun lang yung ano, kasi palaki ako nun, Mikey, yung growth spurt ko nun sobrang ano. Kasi sobrang palaki ako nun. Nahinto ko, hindi ako naglaro for a year. First year high school. First year high school, hindi ako naglaro. Kasi hindi ako naglaro. Kasi natigil kasi from everyday ka naglalaro. Yep. Tapos natigil ka. Nawala ng gana. Nababatak na yung katawang, tapos biglang wala. So, nung second year ako, funny thing is, ito nga, ito nakakatawa. Yung nagsabi dun sa coach na naging, I don't know if you know Coach Bambi Desma na sa Sabres. Andiyan doon yung kapatid ni Kuwan. Nasa UST. Estudyante. So, hinanap ako ngayon daw. Hinahinanap ako. Parang hinanap ako ni coach. Hinanap ako. Nasa yung kapatid ni ano? Andiyan. So, nag-try out bro. As in, wala ka sa kondisyon. Sabi niya, naalala niya, parang suot ko pa lang, parang jersey ni Aliado, yung Wilkins na PBL. Kasi si kuya mo. Kuya, parang, ano. So, nung nandun, nag-try out ako, bro, kasi wala ako sa kondisyon eh. So, talagang, yung, alam mo, yung mamamatay ka na doon sa video. But, yun nga, yung good thing about being the brother of Coach Mac. Yeah. Hindi sila huminto tignan ako with that. Yeah, na, merong, wala sa kondisyon. May potential. Parang makikita nila yung, kung yung kuya mo magaling, baka may potential kang okay ka rin. Tama. But then again, so yun, so try out, then yun, nakuha ako. Nakuha ka na, finally. So nung nag-try out ka sa Passerelle, nung first year mo, nakalipat ka na. Nakalipat na ako. Kumbaga, lumipat ka sa UST, kumbaga yung long-term goal mo was UAAP. Yes, UAAP. So lilipat ako ng UST nang walang kasiguraduhan. Yes, true. Okay. So talagang kasi, ano lang. Kasi ano lang, Mike, kasi nung nakita ko nga sa kuya ko, regardless kung magaling ako sa club. Yeah, wala. Hindi ka makikita. Kasi kung ang titignan, usually kasi pag mag-recruit ka, titingin ka mag-recruit. Sa top muna, diba? So syempre. So pag talagang ganun kakagaling, I mean, syempre, marami naman, hindi ko naman sinasabi, huwag kayong mag-recruit. Oo, naman. Meron at meron ding makukuha. Yun lang talaga yung advantage na nandun ka na sa... And exposed ka. Exposed, yes. And they will always say, let's say you're playing for a smaller school or a smaller basketball program. Yan, para wala tayong matira. Kumbaga, smaller basketball program. They will always say, kaya ba niya sa UAAP yan? True. So, iba pa din pag talagang naglaro ka sa UAAP. Actually, Mikey naman, maganda naman kasi din sa smaller school na ano. Kasi doon star player ka talaga. Star player ka talaga doon. Talagang sa'yo bola. Sumot ka ng ano, di ba? But at the end of the day kasi parang yung competition mo din. So titignan pa rin as ano, so parang yun nga sabi ko nga pag doon sa mga players din na parang yeah, stick to the school until alam mo kaya mong sumabay na. Tama. Kasi iba kasi nagmamadali eh. Ako naman kasi nakita ko lang na wala naman din sa angat sa ka kasi, hindi naman sa angat, Mikey, pero sa Claret, yes. Uh-oh. Pero sa akin kasi okay lang naman na kung hindi magtuloy yung career class basketball. Okay lang. I mean, UST is a good school. I mean, yeah. True. And it wasn't a tough decision. Kasi nga, maganda na talaga yung UST. So, kahit hindi ka mag-basketball doon, ano pa din, maganda pa din. Pero, syempre, at the back of your mind, kaya naman ako lumipat dito. Umalis ako sa comfort zone ko to see my chances or to test my chances sa basketball. So, nakat ka sa Passerelle mo. And I think every young guy knows this na dumaan doon sa stages na yon, yung Paya, Passerelle, SBP, ganyan-ganyan. Parang end of the world pag nakat ka sa Passerelle. Eh. Kahit ako noon, nung nakat ako sa Passerelle sa Ateneo, parang, uy, end of the world, lipat ako Lasal eh. So, ano yun, kumbaga, that's understandable. So, coming from a zero basketball year, first year mo, zero basketball yun, talagang nanonood ka lang sa kuya mo. Yes. Ano na kuya mo nito, UAAP na? Actually, nakakatawa nun, Maggie. Kasi since first year ako, di ba? So, dun yung time na nag-champion ng UST.
first time na, ay nag-champion, sorry, nag-champion ng LaSalle versus UST. Pinalo sina Kuya Renren to. Ah, first year nila Renren. Kalaban nila ng UST 99 to, I think. Sina ano, yung tira ni Aldeguer. Aldeguer, yes, Aldeguer. Andun na si Coach Mac. Si Kuya Man. Tama. Naka-jersey pa ako ng LaSalle kasi. Tama, siyempre. Kahit UST ako na kasi, siyempre, di ba? Parang, siyempre, support ka sa kuya mo, di ba? Tsaka kinat ka eh. Kung hindi ka kinat, baka ano ka nun, naka-neutral ka nun, neutral colors ka nun. So, ano lang, kumbaga, that whole first year, obviously, naging fan ka lang ng UAAP kasi kuya mo, nag-finals, nag-champion, di ba? So, zero basketball year. Again, alam ng lahat ng tao to. Although, siguro mas madali pag medyo bata ka, madali makondisyon. Pero ang hirap nung bumalik. And walang ano yun, walang buwelo. Talagang, uy, patry out mo yung kapatid ni Mac. So, yeah, walang preparation na wala, like, so, 1 week ako magano, pakundisyon. So, this is the advantage of having a kuya who was a known player. Na, eh, baka nga naman wala lang sa kondisyon. Kapatid niya makuha niyan. Imposible, hindi marunong mag-basketball yung kapatid niya makuha niyan. Di ba? So, nung kinuha ka nila, and ano to, kuya, mind you, second year UAAP is, ano ah, maaga yun. Mm-hmm. Di ba usually third year, fourth year naman ng UAAP? Second year UAAP, sobrang dami mo pang senior nun. Yes, oo, dami ko pang senior nung time na yun. Sino ba nag, sila Warren De Guzman. Warren De Guzman, tama. If, para lang medyo maano tayo, ma-familiarize tayo, yung laro mo nung high school, so points guard ka dati? Actually, ano eh, nung time ko kasi sa UST High School. Nung element kasi points ano. Points guard ka talaga sa Claret. Oh, kasi syempre, ikaw lang kailangan gumawa nun. Yun kasi yung maganda sa akin, Mikey. Parang hindi ako siya, hindi ko kailangan na, alam ko lang yung role ko. Kung adapt. Anong, adapt. Kasi nung una, syempre pagdating nung bata ka pa, hindi mo naman kailangan umiscore. Do alam mo kaya mo umiscore, pero ano ba yung kailangan ng team? Mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm. But that time kasi meron kaming si June Cortez, yung team naging team. Man. Kung napanood mo siya nung high school, like, grabe. As in, kahit tanong mo lang in interview mo, nakabatch niya. Grabe. Big man eh. Big man. Four against one, 3 points. Paso. As in, walang kalaban. Two-time MVP kasi siya. Second year and third year niya. So, nung first year ka, ay second year, first year mo sa UAP, which was your second year, nag-adapt ka na agad. And also, pag rookie ka, hindi ka naman pwedeng tira ng tira. Yes. So point guard ka na talaga when you went to UST. Kasi ginawa nila akong point guard kasi kuya ko point guard na sa LaSalle. Ah, so dos ka talaga? Dos talaga. Dos stress actually. Dos talaga. Kasi, so binase sa kuya mo? Dahil nga kuya, kasi kuya ko rin naman, ano eh, hindi rin naman siya point guard eh. Tama. Ginawa lang. So kinonvert siya ako. So pinanindigan ko natin early na sige point guard kasi marunong, kaya ko nang mag-dribble kasi nga nanonood ako ng mga end one. So ano ka pa noon? Diba? Hindi ka pa maliit noon. Anong pan? Like hindi ka pa maliit for your competition noon. Medyo malaki ka pa noon. Medyo malaki ako for high school noon time. Parang hindi na kasi ako lumaki. Parang nung sabi ko, 'di ba, parang nung time na 'yon, parang yung height ko for a point guard, parang So ano ka, big point guard ka noong high school? Hindi naman big point guard, pero hindi ka small point guard. Hindi ako small point guard. Ah, okay. So, dos stress ka talaga. But again, because of Makuan, who was, kumbaga, making a name for himself sa LaSalle, point guard na rin. Pero good thing na rin na Pinoy guard ka. Yes, good. Yun din yung sinasabi ko kasi, Mikey, sa iba na ina-advise ko. Kasi if you think hindi ka naman forever na magiging big man, and all that, mas maganda mag-start ka sa ano, guard. Eh, kasi madali naman mag-adjust yun. Totoo. Ano, diba? Ako naniniwala ako and everyone should be a point guard growing up. Yeah. Kasi mas madali nang gawing dos, diba? Mas mahirap yung dos ka, naging uno ka, diba? Yes. So, ito na, naging point guard ka na. So, ginawa ka nilang point guard, convert ka nilang point guard in your second year. I'm assuming hindi pa masyadong ano yun. Hindi pa masyadong gamit kasi tayo pa senior. Yes. Diba? Pero natututo ka na, ito na. So, this started your, or this brought back your ano, your passion for the game. Talagang ito na. Ano na eh, parang ano na, yung training ulit. Kasi nakakamiss yung training, diba? So, nag-adapt na nung katawan ko ulit yung training. Tsaka yung, so yun, parang na, nung naka-adapt na ako, parang bumalik na ulit yung laro ko. So ano ka na? Paano mo na-adjust yung sarili mo maging facilitator? Siguro, it helps na may teammates ka na kayang sumot. Kasi, ano kasi ako, Mikey, parang hindi ko alam kung, kasi parang ang thinking ko kasi lagi parang ahead eh. So yep. Parang nakikita ko na yung floor
I don't know if ano, parang nakikita ko na kagad, para it, ako kasi before parang ito yung gagawin ko, iiwan ko tong tao ko dito tapos ganito gagawin ko. So by that time na ano, sabi ko re-react na lang ako doon sa anong gagawin nung depensa nung ano. So at an early age parang ganun na ako mag-isip. Kasi parang nung nasanay kasi ako sa klarit na kaya ko to lahat. Tama. So parang pag ano, parang naano ko lang yung confidence sa sarili ko na ganito yung gagawin ko, ito yung ano. So nakakatuwa kasi Mikey kapag natutuwa ako pag yung teammate ko nakaka-shoot. For some reason na parang kasi 'di ba mostly gusto shoot parang sikat 'di ba yun. Parang ako na, parang gustong-gusto ko lagi yung pag nag na-shoot tatapikin yung high five ko siya tama, parang. Tama. And this is kita ko yung ano eh. And this was different from your grade school life. Yes, kasi in grade score school ka. Kasi ako yung shoot. Tama. So high school mo talaga na ano yun? UST Tiger Cubs mo talaga na develop yung pagka-point guard. Actually, yung develop yun kasi sabi ko yung role ko kasi hindi ko pa naman kailangan umiscore eh. Tama, second year ka pa lang. Sa second year pa lang, hindi ko naman kailangan. So, ano na, pasa-pasa, dala ka ng bola, ganyan. Kasi hindi ka pa naman ano. Tama. So, ito na, nagiging point guard ka na talaga, nagiging pure point guard ka na. Sino ang, ano man ito, seniors mo sinawarin because one? Yes. Third year? Third year ako, doon kasi kami nag-champion. Tama. Sa UST. Ang ano nito sila Anthony Espiritu ang senior nito. Anthony Espiritu. Saka actually si Jun Cortez na kasi overage siya. So yun yung third year niya, yun na yung last year. Last year na niya. Sino ang mga kalaban niya noon? Ang kalaban namin nung third year ako sa Ateneo kasi lagi kasi before Ateneo USA nagpapakita niya. So sila Ken, Gio Passion. Ah, so sina Ken Baracoso wala pa nito. Wala pa si. Ano yung next year ko, yung last year ko, yung last year ko sila Ken. So sino yung mga kalaban niyo? Ano? Si may ano, si Maki, Maki Escalona. Maki Escalona. Okay. So ito yung matchup noon, Maki Escalona ikaw. Oo, Maki. So match kayo ni Maki or higher siya sa iyo? Isa. Higher siya sa akin ng 1 year. But this was the matchup, Maki ikaw. Tapos bakbakan kayo obviously UST Ateneo. Then you won the chip. So yung love mo for UST I'm sure umaangat na. Mga ito na, dito na ako, di ba? Fourth year mo, was it the same success? Ah, nung ano kasi, nung fourth year, so gumraduate na sila Korte. So, ako na. So, Scorer ka na. Ano ulit ako? Actually, nung last year ko bro sa high sa Cubs, do it all na ako. Ako nire-rebound. Ako na sa lahat. As in, parang triple-double nga ata average. Ganun. Kasi, hindi naman triple-double. Parang yung... Yun yung kailangan mong gawin para manalo. So, nung time na yun. So, as in sobrang... sobrang ano talaga as in buhat talaga kasi struggle. No, wala, ang dami na wala, ang daming kong teammates na wala na ano. So konti lang kaming, I think 5 lang kaming ano, 5 lang kaming veterans na iwan. So kaso final 4 natalo kami sa UP kila Marvin Cruz. Wild. So ito na yung Marvin Cruz. Oh my gosh. Ito yung mga juniors. Wild. Sino at Ateneo point guard na nabutan mo after Maki? Si Jai nabutan mo na. Si Jai. Oo. So ano na to? Kumbaga ito na, nakikita-kita na ulit sila. Okay, so, nung fourth year mo, buhat ka na, nawala na si Anthony Espiritu, nawala na si Jun Cortez, so it was more of a, kumbaga, hindi ka na yung set up mo sila eh. Ano ka na? Take over ka na. So, scorer ka na ulit. Scorer na ako. Scorer. Your scoring nung high school, was it yung mga drive mo? Mga drive, floater, ganun? Actually, iniisip ko nga eh. So, parang, may mga drive puro kasi sa high school naman 'di ba parang kaya naman eh. Kaya yung drive. Kaya. So maraming free throws na na-shoot. Tama. Ano ba funny thing about sa free throw na alaala ko Mikey? Kasi championship namin when I was in yung talo kasi kami sa ano na talo kami sa yung first year ko talo kami sa Ateneo. So pilay ako noon. So parang for the ano lang for the love of the game lang. Pinilit ko maglaro kasi naka-crutches ako noon Mikey. Tapos sinabi lang ng doktor na kaya mo ba? Kasi naka ano eh, parang sige, dok, kaya kasi na second sprain ako na ano, second. So, may chance sana kaming manalo, Mikey. So, ito na. So, nag-free throw ako, bro. As in, nakakashoot ako lagi nito, Mikey, prior to this. Ang inisip ko, bro, ay sikat ako nito pag na-shoot ko to. Sa so, nasa job. Kasi championship yun, bro. Eh. So, kinanan mo? Hindi, I mean, kaliwa pa ako nun. Okay. Kasi nakakashoot naman ako nun eh. Tama. So, nung time, sabi ko, pag na-shoot ko tong dalawa, panalo kami. Sikat ako na doon. Nasa jar ako na doon. Tama. Ayun, mintis parehas kasi naisip ko na yun. Kasi naisip ko na lagi sa akin. Hindi
hindi ko pwede advance. Advance mag-isipin. Bukas nasa dyaryo ko. Front page ako bukas. So first, second year, third year mo, Ateneo. Fourth year mo, na-out. So finals ka, second year, third year. Champion ka third year. Fourth year mo, since struggle na nga, out ka sa, out ka ng Marvin, ni na Marvin Cruz. Pero I'm assuming, ano ka nito? Mythical Five? Ganun. Actually, ang funny thing nga nun, Mikey, kasi pag naglalaro, kapag hindi mo iniisip yung mga... Tama naman. Nung third year pala ako, Mythical Five na ako nung nag-champion kami. As in, Mikey, nagulat ako. As in, sino kayo? Ang nag-Mythical Five. Ako, I mean, sa UST. Sa UST, si Cortez. Ako, dalawa kayo ni Cortez. Tapos I think it's Ura. Ura sa Lazar. Ayan, Lazar. So, dalawa kayo ni Cortez, nag-Mythical na nung third year. So, fourth year, obviously, yung stats mo umakyat kasi nawala nga yung mga... Third year, nag-Mythical 5 ulit ako nung fourth year pala, hindi nung fourth year. So, Mythical ka third and fourth? Third and fourth. Eh, I'm sure sa fourth year mo din MVP candidate. Oh, pero ang nag... I thought nga parang yung stats ko pang MVP, pero siguro dahil hindi kami pumasok. Ang nag-MVP nung si Marcy. Marcy Arellano. Yes, okay, okay. Talagang sila. Okay, so yui na si Marcy nun. Hindi, fourth year? Ano kasi Marcy? Kabash ko si Marcy. No, I mean like UE juniors. Juniors, yes. Yes, UE juniors. Okay, so... Nung third year mo, Mythical, fourth year, Mythical, pero obviously MVP candidate ka. How was that process like nung fourth year ka? Kasi I'm sure madaming tumatawag. People, obviously, other schools, iniisip, baka dumiretso na ng UST yan. Kasi ayan eh, nandiyan na homegrown. At saka, based on sa kwento ni Kevin Ferrer, ang UST seniors at juniors, hindi malayo yan. Baga closely. I don't know kung same gym na kayo noon, nung time mo. Pero medyo ano na yan eh. Hindi na siya malayo like Sobel de LSU. Yes, true. Diba? Malapit na eh. So, so may thinking na, baka dumiretso na. Pero, I'm sure, meron pa rin mga medyo sumubok na baka sakali makakuha natin. Actually, I think, kasi hindi pinadaan sa akin, I think, sa my brother and my dad. Parang kasi, LaSalle and UST. Your coach, Franz. Diba, syempre, kuya ko naglaro sa... Sa Lasal. And at that time kasi nung parang struggling pa si TY kasi. Tama. Kasi yun yung... Naghahanap siguro silang point guard and all that. Yun yung... Hindi, walang kapalit si TY. After Mike Cortez would leave, si TY na next, walang kapalit. So, it could have been the two of you. Kayong dalawa magkasama. Kayong dalawa maglalaban for this. Okay. Oh, it makes sense. Kasi, ako kasi... eto Mikey, walang halong nung time kasi naglalaro ko sa UST, yeah. yung ako kasi ang kasi di ba nag-champion kami sa UST ng so ako kasi nung kasi di ba sabi ko sa inyo nung elementary ako yung UST puro champion tapos nawala nagbagdad so sabi ko sa sarili ko parang I owe it to the school sa UST nung high school ako na kasi sabi ko ang ganda nung anong acceptance sa akin after nung ano na eh. So sabi ko saka yung community sobrang parang napamahal na ako. Parang it's hard for me na lumipat. So although may mga ganyang syempre, hindi mo na may iwasan na may mga mag-o-offer sa ibang schools. Parang set na ako ng mag-UST. Wala lang nakapenetrate sa utak. Wala lang nakapenetrate. I'm sure madami kumakausap kay kuya. Oo, pero ako, parang ako talaga, parang, kasi parang magpanibagong pakikisama na naman. Dito nga parang at home ka na bahag ka palilipat, diba? So, and I feel like, yun nga, kilala ka na ng seniors. Yes. And the funny thing is, Mike, ito na naman. Pagdating ko ng first year, hindi ako nakuha. Talaga? Hindi ka sigurado sa first year sa UST? Hindi. Wait. I mean, yun nga. Doon ako na-confused. Wait. Pero yung offers sa'yo from other schools. So ano yung other schools na nag-try? LaSalle, Ateneo? Hindi ko I don't think Ateneo. So LaSalle. LaSalle medyo matik eh kasi kuya mo nandun eh. I'm not sure. Pero yung offer nila, I suppose... Sure lineup ka, I suppose. Kinakuha ka nila eh. Sa UST, yung sinabi nila sa'yo, hindi sure lineup? Hindi. Yeah, tapos nag-stay ka? Si Coach Ari. Hindi ako. So bakit hindi ka na? Actually, Mikey, ako to this day, I think it's a blessing na hindi ako nakuha. Yeah. It's a blessing to this day na hindi ako nakuha. Kasi siguro kasi yung parang yung katawan mo, bata pa eh. Tama. I mean, even masasayang lang yung playing years mo eh. I mean, marirealize mo lang yan pag dumaan na sa dunan sana. Tama. Hindi ako naglaro na para makakalaro pa ako next year. Tama. So, nung hindi ako nakuha, Team B. Nag-Team B ako for a year. So, doon nandun na sila, Jervy Cruz. Malakas na. So, Team B ka first year? First year Team B? First year Team B. Sino yung Team B nun?
ang team Binon, yung mga naging teammate ko na sila Aliera, sila Canlas, sila Jervy Cruz, sila Dunsil. Lahat kayo team B? Oo, team Binon. Pero sila residency or high school din? Si residency kasi galing atang ano si galing iba-ibang si, so ikaw kasi team B, ang daming team B sa UST, sobrang dami. So ikaw na yung point guard noon sa team B? Oo, ako na yung point guard sa team B. So magkakasama na kayo sa team B. Alam mo na malakas kayo. Nalalakas kayo. Alam mo Mikey, ano, hindi ko nakita before. Kasi sabay-sabay ko yung I mean, kung titignan mo kasi parang kung i-assess mo before, hindi kami ko-compete sa championship. Yung lineup na nasa team B kami kasi rope. Rope. Bro, imaginein mo si Jervy, ang dami kong pinasa sa kanya before. Hindi niya ma-shoot. As in, totoo ka na, hindi niya ma-shoot. Doon, nag-develop lang talaga through the years na magkakasama kami. Kasi nung team B si Jervy, parang ano na niya eh. Parang mga second year, third year na siya. Ano, eh. Yeah. Pero ropa. Ropa si Jervy. Sino ang senior, sino ang team A nito? Sina Cyrus? O hindi naman? Wala na si Cyrus eh. Ang kakagraduate na ni Cyrus. Okay, akala ko nabuto ako si Kuya Cyrus. Pero ito nga nakakatawa pa lang story niyan. Kasi ano, kasi tryout, syempre, di ba? Pagkait naman ano ka tryout ka, di ba? Tama. So, mga point guards noon, si Gino Manansala. Si Edsel Del Rosario. Mm-hmm. Si Glenn Manching. Sila Lawanson, sila ano. Ah, sino bang ano? Sila, yung time na yun, sila Espiritu. So anyway, si tryout ako. So thinking ko kasi nung time na yun, bro, nakakaano. Kasi si mga tirador yung mga yan. Totoo naman. Alam mo, sasaktan ka ng mga yan. Yung tryout, naunahan ko. Hindi ko sinasabi, napasorry talaga ako. Ako po, naunahan mo pa. Si Glenn Mudd, sabi ko, sorry. Kasi akala ko titirahin ako. Sabi ko, bro, sorry. Patay ka nun pag gano'n. Baptism yun, di ba? Pag mga kuya-kuya. Try out ka pa lang, ha? Kung walang pakialam yung mga yun kung galing ka sa Tiger Cubs. So, si ano nandun pa? So, si Cyrus wala na. Si Ninyo Gelly, wala na rin. Wala na rin. So, it was more of sina ano na, Kuya Christian na. Sila Derek. Sila na yung seniors. Derek Ubalde, tama. So, sila na yung seniors. So, first year mo, Team B, again, like you said, Jervy, Mark Canlas, Aliera. Dami namin. Oh, doon na kay lahat sa Team B, which hindi mo pa nakikita kasi puro hilaw pa eh, di ba? Kailan ka, ilan ang gagraduate nun sa A? Actually, ang maganda nun, kaya rin siguro, kasi ang pag-graduate nun sila, lahat ng point guard. Kaya naman. Si Cortez lang may iwan. Si Cortez lang. Sabi ni, may magaling naman si Coach Arik, alam naman natin. With all respect naman to Coach Arik. Alam ko naman, I mean, hindi ako nagkaroon ng sama ng loob sa kanya or whatever. Parang Coach Arik yun eh. Questionin mo ba hindi kanya kinuha? Diba? Rest in peace ah, mga pala Coach Arik. Pero ano pa yan? Kumbaga, hindi magkakamali ng desisyon yan si Coach Arik sa mga ganyang bagay. He already knew, I assume. He already knew na ito na yung next point guard ko. Diyan ka muna. Kasi pag nandito ka, hindi kita magagamit eh. Baka bumaba pa kumpiyansa mo dito, di ba? Okay din, ma-develop ka dyan. Okay. So, alam mo na, incoming second year ka, UAP na, alam mo na yun. Actually, di pa rin. Kasi nagpalit ng coach. Ay, hindi ka ba umabot kay Coach Arik? Hindi ako umabot kay Coach Arik. Hindi ka umabot. Ito ang pinakamahirap. Sa lahat ng kausap ko player na ni-recruit, ito ang pinakamasakit. Pag nawala yung nag-recruit sa'yo, kakabahan ka nun talaga. Diba? Kasi medyo nag-form ka na ng relationship with Coach Arik. Eh. Sino pumalit na? Si Coach Del Parado. Del Parado. So nung... Was this the time between Coach Pido and Coach Arik? Yung kitna. Okay, so si Coach Del, paano mo na... Anong pakiramdam pumasok si Coach Del? So nung pumasok si Coach Del, I mean... Actually, hindi naman na din sa akin kasi syempre, parang kumbaga tryout pa rin ulit ako kasi wala. Hindi naman ako team A kasi usually naman ang sure is team A. Unless, ano ka, diba? So, yun, yung challenge lang na patunayan mo na deserve mo kasi syempre, ang hirap nun kasi ang pressure nun, yung mga kabatch ko nung high school, naglalaro na ng UAAP. So, hinahanap ako, parang, ba't di? Tama. Parang, sa pagkalalaki mo, bro, parang, wait lang. Totoo yun. Nandun na si Marvin. Si Marvin. Ang ganda na nilalaro ni Marvin sa UP nun, di ba? So, si Maki, nandun na din. Si Marcy, maganda na rin nilalaro. Si Ladja, maganda na nilalaro. Lahat ng tao, I'm sure,
hindi yan, hindi kasi magaling si Jobs Kuan. Hindi, it was more of, ano kaya nangyari kay, eh, siyempre social media nun, wala, di ba? So, ano kaya nangyari kay Jobs Kuan? Imposible hindi siya pang UAAP, seniors, di ba? So, finally, eh, well, nung nag-tryout ka naman nun, medyo wala nang point guard. So, alam mo naman na naangat ka. Pero siyempre, hindi ka pa rin makasigurado. Totoo naman, hanggat, kumbaga sa pro, hanggat walang pirma. Dalawa na point sa slot mo eh. So, tama. Oh, pero, obviously, you proved yourself, Coach Nel, so kinuha kanya niya. Buti nga, si Christian Lowan, so point guard kasi before si Christian Lowanson, di ba? Ha? Sa, nung, ano, point guard siya before. Kaso point forward. Naging center na siya. Imagine yun. Grabe yun. Kuya Chris, ano, point guard siya. So, position ng point guard, medyo nabawasan. Grabe yung versatility mo, Kuya Chris, ha? Hindi ko alam yun. Asa, so si Kuya Chris, kinailangan niya mag-point guard nung year prior. Para kasing, ano eh, parang yung time na UST, parang lalaki nilang guard si Don Villamin, si Christian Lowanson. So, mga big guard sila na nag, ano. Hindi, tsaka I can imagine, Kuya Chris, na kaya naman yung point forward niya. So, nung pumasok ka, malaking bagay is na convert na siya to big man. No, kasi dapat point guard. Kung point guard din pa rin siya naglalaro, di wala kang spot sa point guard. Diba? Point guard si Kuya Chris, yung laki si Kuya Chris. Pero actually, may naiwan pa pala ng isang guard, si Mikmik Sumalinog. Mikmik. So, tapos Mikmik. So, actually, pang third guard ako, si Mikmik, si Cortez, at saka ako. And all along, third point, so first season mo sa USD, third point guard ka. Third point guard, yeah. And your rivals from high school, Marvin Cruz was already starter. Pinagamit na siya noon eh. Starter na nga siya noon, if I'm not mistaken eh. Tapos si Maki, okay na. Kasi si sino makalaban ni Maki? Si LA, mawawala na. Mawawala na si LA. Yeah. So there was this sense of napag-iiwanan ako. True. Like honestly, diba? may sense na syempre, competition yan eh. Diba? So when was the turning point for you in your college career? Actually, ang turning point, ito naman nakakatawa na naman kasi so first 2 years ko, parang subpar lang performance. So nung pa-third year namin, actually, magpapalit na naman. Actually, nagpalit na kami ng coach. Coach Pilon na to. Hindi pa. Yung anak ni Coach Arik, si Coach Lester Del Rosario dapat. Siya yung umawak sa amin before. Okay. So bro, siya yung nagbigay sa akin ng ano, ng kumpiyansa. Sumut ka. Bahala ka, ganyan. Yeah. So sumali kami ng may summer league kami sinalihan sa Prisaa, I think, sa ano. So ito na yung group namin. Ito na yung sila. 2000 na to, kuya. 2006 na to. Ay, ito na yung champion team. Ito na yung pa-champion team. Ah, okay. Summer nito. So naglaro kami doon, nag-champion kami doon. Tapos, so ganda lang nilaro ko. Tapos, nag-mythical 5 na naman ako doon sa tournament na hindi ko ine-expect. Ah, tama. So, parang ako kasi parang hindi ko naman inaano yung mga ano. So parang sa uy, okay yan. Na-boost ako. So parang ito na, parang ako na yung starter, point guard. Kumbaga may validation ka na upang seniors na ako. Seniors na ako, di ba? Parang ito na yung... Kasi parang nung first 2 years ko, Mikey, parang yung more on ano eh, parang, alam mo yung pag may drums, parang, bilis lang. Everything bilis. Pero nung third year na ako, parang everything slows down na parang, ano na, parang kalmado ka na, okay ka na. So eto na nung time na ano na, so nagpagbalik namin ng Manila, so champion na kami, di ba, ganyan. Nagpalit ng coach. Biglang dumating si Coach Pido. So si Coach Lester, ano lang, mabilis lang. Ano, kasi parang ang akala namin, siya din yung papalit. Interim lang pala. Before, tapos, parang interim lang pala nangyari. Ah. Actually, nung unang dating ni Coach Pido, parang kami, parang kasi okay na kami dun sa dating coach. Diba? So parang kami, parang doon kami dun sa dating coach. Pero well, ngayon, dahil pinalit na naman, ito na naman. Wala kami choice but accept yung ano yung decision ng, unless gusto mong umalis ng UST. So eto na, pagdating ni Coach Pido, so okay na yung, ano ko, bro, okay na yung confidence ko. Balik ko na. Pagdating ni Coach Pido, second pipe ulit ako. Ah, talaga? Sino pinerstand niya? Si Cortez ulit. Si Cortez ulit, si June Cortez. So nagpalit ulit kayo? Nagpalit ulit kami ni June. Sakit nun. Ako kasi first game namin. Ano? So, it's a struggle din, bro. Kasi parang hindi ako gusto nung, may point guard silang gusto na ipapasok. Siyempre, alam mo na, pag, of course, may mga bata din sila na siyempre yung ina din. So I have to compete again kasi read from first 5 naging second 5. So may mga ano pa outside pa na papasok.
papasok. So syempre, it's either mag, it's either mag, magdabog ka or ano, kasi so, sabi ko, dun ako dun sa, sige, challenge. Challenge lang, challenge. So anyway, nung ano na, so yun na, nag-start na si Coach Pido. This was, when Coach Pido arrived, how many months to the UAAP? Kasi dumating siya, ano, summer ata. Kasi nag-summer league, bawat pa siya ng summer league. Eh, di pa sa, before kasi, ano lang eh, July na. July UAAP, di ba? So, mga April, March. Hindi, dumating siya, I think, May na. Ah, malapit na. Malapit na, malapit na. So, yung prisaa, mga April, March? Oo, oh, April, March yung prisaa. Ah, so ano na? Hindi ko alam kung may fill oil na nun eh. Pero mga Nike Summer League na. Ganun. Oh, so, nung dumating si Coach Pido, totoo to, kasi a lot of coaches din. Kumbaga, yung inabutan nila dun, unless sobrang mainstay ka talagang magaling ka. Pero minsan talaga magdadala sila ng phone sa lili nila eh, di ba? So, it was a struggle, not just for you, for a lot of you. Kasi, syempre, napamahal na kayo kay Coach, ano nun eh, Lester nun. Champion pa. Kasi lahat binigyan kami ng ano eh, ng kumpiyansa ni Coach. Si Jervy, doon din gumaling si Jervy. So pero when did it change with Coach Pido? Nung nag-start yung UAAP, off the bench ka. Ito bro, pinaka ito yung story na ano. So off the bench ako, 'di ba? Remember second ano ako all this summer, 'di ba? So syempre, ano lang, just doing your work kung ano yung ano pinapagawa ni Coach, you know? Yeah. So ano lang. First game namin UP. UAAP na to, ah. UAAP na to. So, first fight si Cortez. Parang nag-struggle ata si June. Nag-struggle ata siya ng game niya. So, pagpasok ko, as in, naka 6 straight points ata ako, bro. Kasi, okay. Doon ko una nagawa yung spin move sa game ng UP. So, parang after nun, parang ganda nung nilaro. Kaso, as in, I think naka 9 points ata ako ng game na yun. So after nung game yun, talo kami sa UP. The next game, ako na yung starter. Ever since noon, tuloy-tuloy na starter ako ng ano na yun. So it took you one game to show Coach Pido na kaya ko. Diba? So ano na, kasi one game tsaka siguro opportunity. And then, kasi nag-struggle si June eh. Nag-struggle si June tapos kung sabi ko nga, kung nagdadabog-dabog. Totoo. Binigyan ka ng chance, tapos wala. Wait, so I know that Coach Pido has become one of the best coaches in college basketball and also, syempre, in the Philippines, has become one of the best. Pero this was more of his, ito ba first team niya? Actually, I think ito yung first coaching niya. Hindi ko sure, major siguro. Kung major, ko si Coach Pido. Pero head coaching, kasi ito yung coach. Kilala siyang player, sikat siyang player. Pero I think this was his entry or he barged into the coaching scene. Yes, ito yung USD. Video. Kung meron man coaching siya before USD, di masyadong ano, kasi parang everyone remembers USD Coach Pido. What was it like to play for Coach Pido? Kasi si Coach Pido is one of the most maangas and talagang malakas yung dating na coaches. Actually, si Coach Pido, ano siya eh, ang galing niyang motivator si Coach Pido. Eh. Kasi larong kanto kasi siya eh, parang sarap. Laban ka, hindi ka pwedeng soft. Ah, di ba? Palag ka. So ang nagustuhan ko kay Coach Pido is kasi nung nakuha ko yung loob niya, tsaka parang nag-ano kami, parang ang ganda nung samahan namin ni Coach Pido. So nung naging okay, from the start, syempre, alam mong yung hindi kanila gusto, pero na-prove mo sa kanila na. Yeah. So nung ano na kami ni Coach Pido, parang lagi niya kinakausap na yung experience niya, ito yung ginagawa niya, so ganito. So nung nag-ano siya, yung mga discarte kasi niya, ano Mikey, parang alam mong hindi by the book eh. Kasi may coach na by the book, diba? Parang sa experience at sa instinct niya na. Ano? So, saka na, ang gusto ko kay Coach Pido is pagtatanggol ka niya. Kung kunyari nakita niya, ito may league kami isang beses, parang nabanatan ako. Kung mag-timeout siya, sabi niya, kanlas, Cruz, Evangelista, wala kayong gagawin. Nasaktan niya yan. Pagdating ko sa screen, banatan, tamaan niyo ng tamaan. So, di ba, as a point guard na, di ba, parang ikaw parang protektado ka, no? Kasi, alam mo po, protektado ka eh. I can, di ba, medyo na ano ko ka. Yun yung dating ni Coach Pido eh. Yung talagang, iisa sila ng hulma ni na Coach Yeng, Coach Ato, Agustin, di ba? Talagang, Si Coach Pido din, nakakatawa, ang gusto ko sa kanya, parang kapag pressured ka na, pressure, kunyari, natatambakan kami, ganyan. Pagpapatawa siya in the middle of... Ah, talaga? Oh, bro, may time yun, parang sabi niya, parang, ito yung board, di ba? Ito yung board.
ipapalo ko na lang sa sarili ko. Kasi ipalo ko sa inyo. Ikamit, parang bigla kami. Kung baga ano talaga eh, no? Hindi by the book. Hindi siya by the book. And I feel like ano siya talaga, nanguutos. Mm-hmm. Aminin man natin o hindi, na tirahin mo kayo. hindi, bro, hindi tira na susunod ka kayo. Like, physicalin mo. Physicalin mo. Paramdam mo sa kanila na kakalagyan ka pag... And this was his first season, 2006. Yes, first season. First season. So, what was that run like for you guys? Kasi, walang Lasal eh. So, I'm sure nung nasuspend yung Lasal, everybody in the UAAP, biglang, uy, we have a bigger chance. Kasi, walang Lasal. Lasal was always a mainstay naman sa finals, Final Four, di ba? So, medyo mas, laban-laban to. Kasi, walang Lasal, di ba? Pero di ba nag-struggle kayo nun sa start? Ito yung ang story kasi yan, Mikey. Di ba natalo kami sa UP? So, first game namin yan. So, siyempre, expectation sa amin, natalo ka agad kayo ng UP, parang... Agad, yeah. Kaso, the next game namin, hindi ko sure kung UE or FEU eh. Basta either of the two. Nanalo kami. Okay. Which is yung UE that time, is sila yung contender. Parang sila yung, sila yung... Mm-hmm. Tapos yung FEU, defending champion. Mm-hmm. So, tinalo namin sila pareho. So, parang yung talo namin sa UP, bigla tinalo namin dalawang... 2-1 kami. Okay. So, parang everyone is like, talo nila yung FEU tsaka UE. Parang... So, after ng game na yun... Ito ata yung puro injury kayo, di ba? Ito, hindi ko alam. Ito yung, hindi ko alam kung dapat ko i-share itong story na to, pero... I-share mo na yan. So, nung nananalo kami, hindi ko na babangitin yung premier, may lumapit dun sa isang teammate ko na magbenta. Talaga? So, dinner lang daw, ganyan, bro. So, sabi, tapos, kailangan nila ng point guard. Guard. So, nasa akin lagi yung bola. So, kailapitan ako ngayon nung teammate ko na yan. So, sabi niya, bro, may lumapit sa akin, ganyan. Binigyan ako ng gentong amount of money. Kain kami, dinner. Tapos, gento daw. Pero hindi naman tayo talo. Yeah. Kumbaga, sukat lang. Sukat. Sabi ko, bro, balik mo yung pera kasi ako sabi ko, di ko kaya gawin yan. Kasi sabi ko nga, sa laro nga sa kalsada, makipagpatayan ako eh. I mean, pera lang yan. Sabi ko, kikitain din natin yung balang araw. Ikaw, sabi ko, bro, mag-PBA ka someday. Sabi ko, balik mo yan. So, binalik yung pera. Binalik niya. Yun ang pagkakalam ko, bro. Anyway, next game namin, bro, NU. Okay. So, NU is supposed to be doon time na yun, parang tatambakan mo dapat. Yeah, or, yeah. Kami tinambakan, bro. Talaga? Kami tinambakan ng NU. So noong time niya, parang doon nag-start, bro, yung ako na food poison ako, nagkasakit si ano. So, kung sabi ko nga, looking back, sabi ko, baka hindi niya sinoli yung pera. Hindi, joke. So anyway, parang doon nag-start, bro, nagkasakit. Nauna ako na food poison ako, si Jojo na para daw siyang hindi ko alam kung anong nangyayari sa kanya, basta bigla daw siya nagkakasakit. Si Jamal, naisin niya. Jamal kasi na-injured na first pa lang namin, first year pa lang sa UP. Wala nang hindi kami nakakompleto. Tama. Tapos game namin next Adamson at talo kami. Tapos may sakit ako noon, wala. Tapos si Anthony Espiritu, nagkasakit. Tapos may time kami na ang daming nagka-LG ata. So, maraming ganun. Sino ba nagkwento nito? Dylan, aba. Parang, ito nakakatawa, bro. Parang, sabi, sinong masakit? May masakit. May magpaas silang kamay. Pero sila, bro, meron naman kasing player kahit masakit, kaya mo maglaro, di ba? Kaya naman. Magpaas silang kamay, hindi sila pinaglaro. kala ko may masakit lang. Hindi ko naman sinabi, hindi lalo. Parang kami, hindi naman, So, during that season, what was the least amount of players that you fielded in? I think 8-9 lang kami. May mga games kayo na 8-9 lang laglaro? No, 8-9 lang. Kasi sobrang... Kasi nung namin, nung last game namin against Ateneo, first round, kakabalik ko lang sa hospital, from hospital. Tamba kami, kasi nakakahiya. Kasi Coach Pito, parang sa dagat, parang mumurahin ko na yung sarili ko. Ayaw ko yung murahin. Mumurahin ko na yung sarili ko. Kasi talagang naiyak si Coach Pido na. Tuloy mo lang, kuya. Sorry. Naiyak si Coach Pido sa stress? Sa galit? Sa kahiyan. Kasi tambak ata kami 20 points lang, bro. As in, malala na tambak. So, it didn't look like championship contenders. Para naging pretenders kami bigla. Kasi from 2-1 na parang... Tamba lang pala, ganun.
Eh kasi isa pa namin dapat talon sa Ateneo kasi Ateneo yung tama. Yung one of the top nun eh. So from 30. So from start of the season na bumagsak kayo kasi talo agad kayo sa UP, so everyone was like, ah, wala, mahina UST. So na roller coaster, bagsak, umakyat kayo na sobrang akyat kasi tinalo niyo FUUE, tapos bumagsak ulit. Bagsak. And also, kulang-kulang kayo. Pero nagapang ninyo. Ay, maganda nun, Mikey. Parang nagapang namin kasi parang bumalik na lahat eh. Parang nung second round. Ah, exactly. Nung second round, talo na naman kami. First game, talo na naman kami. Pero kompleto na. Pakumpleto pa lang. Yun, at ito yung mga may nagtaas ng kamay. Against UE ito. Kompleto ang... sana. Kompleto sana. So yung UE, I think UE yung first. And tapos after nun bro, tuloy-tuloy yung panalo namin. Kasi mabot kami ng 2-5 eh. Start ng second or 2-5 kami. Pwede actually 2-4 lang kasi ano lang, 6 games lang. Wala ano, diba? So nung start ng second round, talo kami kagad. So 2-5 na. Ah, so yung dalawang panalo niyo kanina, yun na yun? Oh, yun na yun, yung first round. 2-5? Oh, kasi hanggang start second. Ng first second round, talo kami sa ano eh. So, naging, dapat 2-4 lang kasi end of first round, 2-4. Tama, so, tama. Nasa kulelat kami. So, nung pag-start nung ano, start nung... Talo na naman. Talo. So, 2-5. So, parang, alam mo, pag, di ba, pag-start ng second round, pag nasa baba ka, parang... Wala na, wala mo na. Wala na, di ba? So, we started winning. Ito kasi, ang dami kasi mga sub-story dun sa championship namin. Like si Alan Evangelista, yung captain ball namin ng time. Sobrang, ano siya, sobrang struggle siya, sobrang pressure siya. Pressure siya. Kasi, alam mo bro, pag last year mo na tapos, hindi mo alam kung ano ba yung career mo after nito. Kung hindi ka mag-perform ngayon this year, makakapag-PBA ka ba, makakapag ano. Sabi ko sa kanya, bro, gusto mo, ako nalang mag-lead ng team. Ako nalang mag-captain ball. Yeah. Kasi sabi ko, role ko naman yun sa point guard, parang ano lang naman. So, para makapag-focus ka sa ano mo. Ah, sa, okay. So, ito na, game namin, I think against Ateneo. Yeah. Diba, tinalo kami ano, diba? So, nakakatawa nito, Mayagi. Tinalo namin sila, Ateneo. Kasi, alam bakit? Ang ganda na nilaro ni, ano to, ni Alan Evangelista. Last second, parang up, ano sila? Up 2? Yeah. Ano, up 3 pala. Up 3 sila. Yeah. Up three. So, nagbababa ako ng bola. Diba? Sinasagan na nila ako before. Pina-foul nila ako. Okay. So, parang, diba? Nakakatawa na, Mikey. So, nag-free throw ako. Nashoot yung una eh. Una. Tingin pa ako sa bench. Coach, mimiss ko ba? Kasi parang, in-expect, mamimiss ko na. Kaya na nga nila ako final. Kasi mamimiss ko, right? So, parang, Coach, imimiss ko ba? Parang yabang. Coach, mimiss ko ba ito? Kumbaga, shooter na shooter eh. Eh, syempre, miss. Sinadya mo. Kasi, diba, tinanong. Ang malala nun, Mikey, tinanong ko si Coach, hindi siya sumagot. Bahala ka dyan. Ano, miss ko ba ito? Eh, bahala ka dyan. Naribaw ni ibang ilista, nag-overtime. Ah, naput ba? Overtime. So, sinadya mo talaga. Nakita mo. Sinadya mo talaga. Plano yun. Imagine ko na nakita ko na ahead. So yun, na shoot ni Evangelista, nag-overtime, nanalo kami. Yun yung start. Si Evangelista nung time nun. So, doon na. So, nabuo na yung missing link namin na isa, si Evangelista. Nakuha niya na yung ano. Kasi wala nang pressure sa kanya eh. Tama. Tapos si Anthony Espiritu, I think the next game, ganda nung nilaro. So, this was the start. So, you were at 2-5, you win Ateneo, 3-5. Hmm. And then, tumuloy-tuloy na yun. Nag-6-6 ba kayo or... Nag-ano kami? 7. Nag-6. 6 ano kami? 6. 6-6? Oh, kasi natalo na naman kami sa UP. Ah, so nasuri 0-2 kayo sa UP. In fairness sa UP. UP lang din namin tinalo nung year na yun. So, ano na ito ka nun bro? Kasi nung sa time ng UP, pag nanalo kami sa UP, pasok na kami ng Final Four. Last game namin ata. Last game namin sila. Pinatalo. Pinatalo kami. So aasa ka ngayon kami. Dapat magpe-playoff pa kami ng FEU. Di ba defending champions sila? Yes. Kaso hindi sila nanalo sa Ateneo, I think. Ah, so out pa dapat kayo? Mm. Ay, hindi naman kami out. Parang for playoffs kami. Sure na kami na ano eh. Pero tatable eh. Kaso yung Adamson nung time na yon nag-same record kami. Okay. So, nag-playoff pa para sa seeding lang. Pero at least sure Final Four na. Sure na. Kasi natalo ni FEU, dapat triple tayo ata. Pero nung time na yun, so nung kay, ano, sa Adamson, I think Adamson gusto rin ng kalaban ng Ateneo. Eh.
So, sa parang Adams sila, yun, ha? Kasi ano sila, parang... Ken Bono yun, di ba? Oo, Ken Bono yun. Kasi parang ano sa kanila, parang hirap Ateneo sa kanila. Ng Ken Bono ba naman siya? Ken Bono. Ano kasi nila? Ken Bono, Hugnatan, Kabaho, Kanuday. Kanuday, Puloyapo. Oo, oh, Puloyapo. Jojo Ate, nandun pa ba? Wala naman, ha? Wala na ato siya. Hindi mo ba inabot si Jojo Ate? Oh, inabot ko yun, bro. Doon talaga. Ari, wild yun. Ano, bro? High school ako. Sabi, may minsan, may sabay na game, di ba? Oh, gangster. Ito ako si Jojo, ha? Gangster. Di ba yung sumira ng ring sa Ateneo? Ano yun, pare? Talagang palaban yung Jojo Ate, Mark Agustin, yung mga ganun, di ba? Mga talagang palaban. So, Final Four, you went up against... UE. Mm-hmm. Obviously, you win over sina Marcy, and then ito na, finals na. Ateneo, UST. Ateneo were favorites. Oo naman. Ateneo was the favorites. Talagang ano, Ateneo. Bakit biglang nag-wild si Jojo dun sila dito sa finals? Dito siya talaga, iba. Si Jojo kasi ano, talagang, ano kasi si Jojo, parang, ano siya, fighter talaga si Jojo. Yeah. So, yung mga ganyan sitwasyon, ano siya, talagang gusto niya yung mga moment na ganyan. Na. Saka ano kasi, si Coach Pido naman, sige Jo, bahala ka. Kasi in fairness naman kasi din kay Jojo, ang ganda ng mga yung mga look sa kanya. Kasi alam mo bakit, bro? Siguro ito rin ano yun, kasi di ba sinasagan nila ako para sa tumira ako, di ba? But hindi ko ginagawa yung gusto, hindi ko binibigay yung gusto ng hindi ka tumitira. Hindi ako tumitira, which is naging favorable sa akin kasi bro wala akong pressure eh. Tama. So as a point guard, lahat ng pasa ko ngayon open na open. Kitang-kita ano, mo. Sakto kasi wala naman nasa harap. So, hindi ako papasa ng pagayon. Hindi ako papasa ng gano'n. So, lahat ng pasok, chest pass papunta sa akin. So, lahat ng touch ni Jojo, oh, sure. Diretso na lang eh. Hindi na tatanggapin kahit saan eh. Parang, tama yun ah. Kasi wala kang pressure. Usually, pag may pressure, may bounce pass ka pa. Ito talaga, basic na basic, diretso. Na, so, obviously, nag-champion kayo, di ba? It was a actually natalo pa kay Doug Kramer. Gano'ng kasakit yung Doug Kramer? Bro, ito yung moment na ano, hanggang ngayon pinag-iisipan ko kung sino ba talaga mali sa amin ni Jervy Cruz. Dapat kasi nag-switch kayo. Ito nga bro, ito yung ang alam ko kasi sa instruction, no switch kami. No switch kami. So sumunod ka. So bro, si Giant ako, si Doug Kramer pa down screen. So bro, no switch bro, ang tingin ko no switch, di ba? So bro, si Jai nakapwesto ng tatak. Alam mo ang tatak mo siya eh. So ako naka-bend na din ako na habulin ko talaga siya kahit ano mangyari kasi wala na akong iisipin na switch eh. Ah, tama. Bro, ang bilis si Jai, hinabol ko. Si Jervy, hinabol din. Sabi ko, wait lang. Ba't dalawa tayo dito? Here we go, folks. Ateneo with one last play. They go to Doug Kramer underneath. Holy! What a play! Pagtingin kasi, ito pa nakakatawa bro na nangyari na nakakatawa. Sinaban yung isa namin, si Chester Taylor, pinasok para sa inbound. So, nakataas lang. So, nakaharang siya nung una sa, ano, sa basket. Kay Maki, si Maki yung inbound. Ah, si Maki. So, parang naka-face guard siya dun sa inbounder. So, nakaharang. Ang ginawa niya, pagbigay ng referee, tumagilid. So, diretso yung pasa ni Maki. Pero makapasa ko ba ng baseball? Diretso. Diretso. Yeah. Ano pakiramdam mo paglingon mong gano'n? Open na open si Doug? Paglingon ko, na-shoot tapos. Tsaka open na open? Open na open. Sabi ko na, guwapo tuloy ni Coach Norman. Oh, ganda yung play! Pag-ganda, diba? Sabi nga nila, sobrang ganda ng play. Totoo naman. Pero may miscom talaga dun sa defense. Miscom. Sabi, credit to Coach Norman Black. Kasi maganda naman talaga. Maganda naman talaga. Pero... Bro, ang maganda nangyari nun, bro. So, dapat devastated kami. Yeah, diba? Talo kami yung game 1 eh. Pero dahil nga walang pressure sa amin, parang hindi naman yung na-expect ng taong manalo kami, di ba? Kasi nga, ano. Mm. Sa dugout namin, bro, puro joke. Ah, kasi, hindi kayo masyadong na, ano. Imbis lang ma-down kami, parang nagtatawanan kami. Parang, Ababo, mag-joke ka na, Ababo. Kasi Corny, mag-joke si Ababo eh. So, ano talaga, kumbaga, the locker room or the whole finals like yung feeling. Yes. Hindi kayo sa bagay kasi sila yung favorites. Tsaka di ba tapos ng game 'to na. So talo kami. Parang tinambakan ata namin sila ng game 'to eh. Parang nadalaro niyo ng game. So parang ano namin oh, may handaan daw sila. Alin natin spoil natin kasi syempre, game 'to mag-aano kasi parang yeah. So light talaga. Light yung feeling.
ano naman, kumbaga, it showed na talagang you all played, parang wala mawawala sa inyo. Kasi yung gameplay, grabe na yung gameplay. Oh, wala. Kasi, grabe na yun. Tsaka, ano yung pakiramdam? Gameplay bro, nakapusta pa pala yung grades ko noon, yung gameplay. Fuck. As in, bro. Hindi ka pumapasok. Hindi, bro, sipag ko pumasok. Ito nga, pumasok kasi nung time, bumabagyo, kaya na-postpone yun eh. Ondoy yun eh. Ay, hindi naman ondoy. Hindi naman ondoy. Yung ano yun, may bagyo nun eh. Ano? Tama. So, nung, ang pustaan namin ng prof ko, uno or single ako, pag nanalo daw kami. Pag nanalo kami, kasi bro, kasi yung favorite nga atin na yun, di ba? Ang sabi ng prof ko, wala naman kayo eh. After, di ba talo kami, so wala naman kayo. So, syempre bro, yung pride mo, kahit na alam mo na malakas yung kalaban mo. Hindi, sige. Hindi, sure. Papawi kami. O, sige nga, sabi niya, sige, pustahan tayo. Pag nanalo kayo, uno ka, pag talo kayo, single ka. So, syempre, wala namang, di ba? Pag sinabi kong, wag, sir, di parang nag-ibat ako sa teammates ko, di ba? Bro, nanalo kaming game to. So, technical lang na thinking ko. Uno na. Uno na. Eh, nag, bro, nag na-suspend yung klase. So, hindi kami nagkita. Eh, game three na. So, sabi ko, wait lang. Ano yung pusta namin? Champion pala dapat. So, dapat champion pala. Kasi, parang okay na ako. Parang uno na ako dito. Uno na ako. Okay, the champion pala daw. So, last ano, last 1 minute and something kasi lang up 5 pa sila eh. Up 5 pa yung Ateneo nung sasabi ko nung wala na si Jervy, wala na si ibang nilista. Wala na. Bro, ako naparod din yung ano namin. Ako yung rumi-rebound sa amin. Wala kasi, na. Talagang ano, laban talaga kasi wala puso na 'yon. Puso na. Eh. Ay naka-shoot si Espiritu ng 3 point. So naging dalo sabi ko, pwede pa. Pwede pa, may chance pa. Tapos bro, me time na 'yon, na tumira ata si Dunsir si Above. Na-rebound ko yung bola. Kasi ako nakakuha. May kumukuha sa akin. Hindi ko alam kung sino. Damang pa yung atin nito. Parang may nagsabi sa akin, bitawan mo. Eh, nakikita na sa likod ko. Ha? Kasi pag binitawan ko, baka kalaban. Yung talo na. Si Canlas yung nakakuha na follow up niya. Buti binitawan mo. Buti binitawan mo. Parang bitawan mo. Bitawan ka talaga. Sa uy, shoot. Pero ito rin yung ano. Tira ni JC Italion. I-drive niya. Hindi. Ano pa yun? Ito sinasabi ko, bro. Ano pa to? Hindi, oo nga. Pero yung overtime, lamang kayo dalawa. Pero yung drive ni JC, yun yung mga tipong masushoot niya talaga yun. Bro, alam mo bakit? Kasi si Ababu, hindi ata niya alam yung kanan at saka kaliwa. Sobrang daming drive ni JC kanan. Bro, ito nakakatawa. Kasi sabi ni coach, di ba si JC kasi scouting report, kanan yan eh. Oh. Sa clarity, kanan naman. Tapos bigyan. Si Ababu, binigay lahat ng kanan. Kasi yung nakaganyan, bro. Kasi, sige, JC, drive ka ha. I-shoot mo. Sabi ko, buti na lang talaga. No joke. Ginawan ko ng tribute si JC Intel, di ba? So, syempre, pag-usapan namin yung series na yun. Lahat ng highlights siya, drive kanan. May isa pa siya, duck kanan. Tapos biglang tumak. Tapos, ako yung naka-rebound ng bro. Ako yung naka-rebound ng ano, kaya nag-jump ball. Tama. So, after na mag-champion, parang may interview kami. Siyempre, sikat. Nasaan doon si JC din? Ah, okay. Bianca, ano pa nga doon sa napangasawa niya kay Bianca doon sa ABS? Sabi sa kasi close kami ni JC kasi nga, nag-claret, saka nag-teammate yung isa niya. Sabi niya, nirebound mo pa kasi. Sabi, siyempre, nirebound ko. Champion eh. For the championship. At least ganyan, maganda yung kwento. Nung kakwentuhan ko si Kuya JC dito, medyo malungkot siyempre yung vibe namin, di ba? So, in fairness naman sa Ateneo naman, after naman nila kami, after mo namin manalo, sunod-sunod naman yung... Huwag ka na magpalubag-loob. Talo pa din si Kuya JC. Graduating na siya nun eh. Palubag-loob. Kasi pagkakasalubo ko yung mga dating players, bro. Kasi nanonood kami, naglaban ulit UST Ateneo. Tama. Laging talo na yung UST, di ba? Di ba pala palubag-loob? Kapag nakikita ko, ba't hindi nyo naman kami tinalo? Sila lang yung tinalo nyo. Kami. Sila? Hindi na ako kasama doon. Huwag kami. Yung talagang yung ano, kasi lagi kami talo. Totoo, nagtunod-tunod yung tinayon. So, de, pero, ito na, nag-champion ka obviously, and then fourth year, fifth year mo. I was talking to Jeric Fortuna, Dylan Ababo, nung fifth year mo, medyo ano na, injury riddled na yun eh. Diba? And struggle siguro sa yun kasi nagkakalat si Jeric tsaka si Clark nun, tapos nasa bench ka. Bro, alam, ito yung season na, kasi, nung fourth year ako, so, work up, alaki ako, kasi, thinking ko kasi, ano na eh, malapit na akong gumraduate, so, PBA, di ba? So, nung fifth year ko, bro, graduate na ako ng fourth playing year ko. Gumraduate na ako sa UST. So, nag-masteral na ako.
Para makalaro ulit. Para makalaro pa. Yeah. Kasi sayang playing years. Kasi pag sa UAP, parang ayaw ako ah. Kasi sarap maglaro sa UAP. So gusto ko pa maglaro. So eto na. Eto, para maging advice na rin sa mga players na ano. So syempre, Mikey, televised tayo. Mga, para celebrity tayo, di ba? Player, di ba? So laging dino-workout ko yung up to time. Ito yung makikita sa TV. Sa TV yan eh. Pero pag yung mga, kasi may game ng ganito, so parang dapat light workout ka lang. Ay, ito, hindi ako mag-legs. So, nangyayari din ata sa akin yan. Yata ACL ako eh. Cuts yung mga alam mo, di ba? So nung ano na, hindi ako masyado nag-legs. Pero lakas ko mag-workout, bro. So parang medyo ini-skip ko yung leg day. Pag may chance sa skip, i-skip ko siya. Kahit napakasipag ko mag-workout. Tapos, yun yung time na na-injured ako. Siguro, sobrang hindi na kaya nung lower ko yung upper ko. Pero, bro, hindi mo kasi masabi sa sarili ko ng time. Sobrang bilis ko pa rin. So parang feeling ko, normal lang. So, parang siguro, dahil sa ano, so na-injured ako. So, sabi sa akin nung doktor, pag hindi mo pino-opera yan, parang matutuloy ACL. Pero pag pino-opera mo, parang 3 to 6 weeks ba? Yeah. Sabi sa akin. So, ang thinking ko noon, sabi ko, kasi ang lakas na ang team namin nun eh. Nung last year ko, kasi... So, hindi ka nagpa-opera? Nagpa-opera ako, bro. O, di okay? Yun nga, pag nagpa-opera ako, di ba? Nagpa-opera ako, so hindi ako nakalaro ng first round. Halos, ng first round. Yeah. So, akala ko, pagbalik ko, yung same ano pa rin, pero may ano pa rin, kasi binadali ko yung balik eh. Ay, so yung, nagpa-opera ka, malapit na. Ang alin, season? Like, during the season, bro. During the season. Ah, akala ko, nagpa-opera ka summer. Kasi na-injured ako first 3 games namin. After 3 games, na-injured ako. So, nagpa-opera ako. Kasi nga, ang lakas ng team namin eh. So, parang gusto kong ilaro pa. So, kaya ako nagpa-opera. Parang abot ako sa dulo. Kasi ang lakas ng Ababo, Ababo, Jervy. Mirza. Ay! 2008 pala to. Huwag na si Mirza. Ano yun? In fairness, marami naghahanap kay Mirza sa channel na to. Pag si, ano, si Mirza, at tanong mo sa kanya pag naano mo siya, ano doon yung bulok na kamati? So anyway, so yung ano, napilayan ako na, so nagpa-opera after second, nakabalik ako ng second, pero not the same. Akala ko, thinking ko, pagbalik mo, ganun pa rin kung gano'n. Pero feeling ko kasi, hindi, minadali ko yung, ano ko, so struggling kami noon. Eh si Jerry kasi noon. Bata pa si Jerry. So naawa nga din ako kay Jerry kasi parang yung burden na dapat nasa akin. Napunta sa kanya. Oo, talaga si Jerry. Nagulo pa ako. Kasi bata pa si Jerry. I mean, nakitaan ko na siya ng future si Jerry. Pero hindi present. Oo, hindi pa present. Pero in fairness naman kay Jerry, siguro kung bakit siya naging Jerry. Oo, dahil din doon. Kasi dahil na-injured ako. Totoo. Kasi yung kasi lahat na ng confidence. Sige, magkamali ka. Walang choice eh. Wala, kahit murahin kita, wala namang magagawa. Ikaw lang ang point guard dyan. Kasi imagine mo, bro, from parang binabash siya kasi. Sobra ano, daw, sabi niya. Oo, oh, kaya naawa din ako sa kanya. Kasi hindi naman niya kasalanan eh, di ba? Tapos from binash siya to next, ano niya, ano na siya, favorite na siya. So, saka si Tata, ano eh, bata pa din ang time na yun. At saka shooter naman talaga si Tata. Shooter si Tata. So, it was a struggle, I'm sure, for you sa fifth year mo. Kasi nga, medyo injury-riddled ka. Pero, before we move on to the next chapter after your college life, pag-usapan natin yung ano, yung stigma. Mm-hmm. Yung stigma of walang shooting si Jobs ko. Yeah. Layuan nyo si Jobs ko. Feeling ko, sino ba ang nauna? Ikaw ba ang pinaka-nauna sa ganung stigma? Kasi si Rondo 2009-2010 eh. Si Kuya Paul. Kasi Paul hindi naman ata ganun ano eh. Hindi ganun ka-wild. Hindi kasi sa akin wild na kasi ano eh. Nilalayuan talaga eh. Oh. Saan nang galing yun? Saan nag-start? Ayun mo, nag-start kasi ito, Mikey. Kasi nung, sabi ko nga sa'yo, nung first 2 games namin na nanalo kami. Lahat kasi iniiwanan. Yung 2-1. Okay. Lahat iiwanan ko, tapos i-spin move ako, shoot ako. So, ang ginawa nila ngayon, wait lang, para hindi tumitira to. So, lumayo sila. So, nung lumayo sila, actually, kaya ko naman tumira. Kasi sabi ko, parang ang mentality ko pa rin is, atakihin sila. Kasi, the more na binigyan mo ako ng space, the more na, may buwelo ako. Kasi, may buwelo, di ba? Tama. So, until na parang, as in, andun na parang, tapos ako parang, shoot ko ba or ano? Ako kasi Mikey, ano ako, number, ano eh. Yung strength ko kasi hindi naman dito. So, bakit ko i-risk na, ano to? So, parang ako, so yun nga din yung ano eh, kasi imagine mo bro, for ano na, ganun yung binibigay sa akin ng depensa. Pero naglalaro ko ng matagal. Ibig sabihin, ganun din yung confidence sa akin ng coach ko. Tama. May ginagawa akong maganda dyan. Hindi lang naman sa offense na, or sa ano, I mean,
ako yung nag-guard ng mga best defender ng kalaban namin. So, naano ko naman na kumbaga nababawi ko sa ano. And, pero sige. And nung ano, nung time na yun, kasi ako nagiging sa assist noon eh. Tama. So, yun kasi ako naman, I mean, as long as may natutulong ka sa team, hindi ka nakaka more on positive ka. Tama. But did it ever, ano yun, nagulat ka mo? Una, it was a, hindi naman sa walang shooting si Japs. Hmm. It was more of, drive kasi nang drive si Japs. So layuan nyo na. Kasi naiiwanan ko sila lagi. Oh, so it was an adjustment, not based on your shooting. Yes. Hindi yan, layuan nyo kasi walang shooting yan. It was, layuan nyo kasi dadriban kay. Iiwanan ka niya. Diba? So was it eventually, bigla na lang, was it a mental battle also with you? Yeah, oh. Kasi parang at yung nilalayuan. Bakit ako nilalayuan? Parang ganoon. So nung after nung season ano na yun, winner con ko yung shooting. Kasi nakashoot ako sa practice. I just don't want to take low percentage shots. Kahit alam mo nakashoot ka. Ayun kasi doon ako sa ano eh, kung saan kami mas mananalo eh. Hindi naman kami mananalo dahil shoot ako eh. Tama. Mananalo kami dahil i-set up ko tong mga teammates ko. So, It was a decision on your part na I still will focus on the way I play. Hindi ako magpapa-apekto sa ginagawa ninyo. Naging stigma lang from the outside. Napalaki lang kasi nga parang wala siguro shooting to kaya ayaw tumira. Actually, the following year noon, I think nung ano, sumushoot ako, nakashoot ako ng mga 3 points. Pero wala na, hindi na natanggal. Hindi na highlight kasi ano, pero kasi pinaractice ko ng summer kasi syempre, alam ko na ito yung gagawin sa akin. So ano talaga? Lumayo din ako dun sa ano na yun kasi sabi ko, kung makakashoot man ako isa, dalawa, tapos magmimiss ako ng marami, hindi makakatulong sa team. Saka parang it reached the point na kahit makashoot ka ng 10, yung isang mintis mo, yun ang sasabihin ng tao, na hindi, wala kasi shooting yan. Kasi it was the adjustment niya of layuan nyo. Yes. Dun na highlight yung parang, siguro wala shooting si Japs Kuan, kasi ba't nilalayuan? Pero it was an adjustment kasi sobrang bilis mo. Kaya naging ganun. Ngayon, yung ano mo kuya, yung free throw, your ano, kasi ang alala ko nun, pinalitan mo. Ano ka ba talaga? Kanan o kaliwa? Uso ngayon yun, ah, by the way. Pero yung pinalitan ko naman, nag-champion naman kami sa hockey. Pero bakit ka? Ano ka ba talaga? Kaliwa ka talaga, di ba? Kaliwa kasi ako tumira talaga. Jump shot mo kaliwa eh. Kaliwa ko. Pero kasi ang drive ko kasi kanan. Ah, so ambidextrous ka talaga. Ang hindi alam kasi ng tao, i-spin ako sa kaliwa, shoot akong kanan. Napakadali for me. So pupunta ka lang ng kaliwa, pero mas finish mo kanan. Oh. I'd say yes. You can draw from that and make it a good point for you. What on the big screen on USD. Good afternoon to all of you. In the meantime, Cruz goes up. Blue Eagles ahead by 3. Request a timeout with 5:47 to go. This is the game 2. Number 2, the result, 16-point blowout for them. Oh, what a drive to the back. Japsko and that hook of his. That's the fact that Dunsil has already collected this third foul. And this ball game finds Ateneo. Here comes Japs Kuan. He'll make that move of his. Yes! Free ball. And what you like about it, if you're an Ateneo fan, is that they are looking for... So, kaya ngayon, kaya hirap din sila sa akin. Kasi, di ba, drive ako ng kaliwa. Strong left ako eh. So, yes. Pag-drive ko ng left, bablock nila yung left, i-spin lang ako. Kanan ng layup ko. So, pag-spin mo, nasa kanan mo na. Madali na. So, yun yung ano. So, yung sa free throw naman, hindi ko alam kung paano nag-start ko sa free throw. Siguro parang hindi ako, siguro may time na hindi ako nakashoot. Or, and, tapos pinalita mo. Dahil diba sinasagan na rin ako. So parang siguro hindi siya sumushoot to. Bakit hindi rin ko nakaka-free throw. So naging ano na rin ulit. Naging mental. Mental na. Diba? Tapos sabi ko nga sa'yo, nung high school ako, for the win. So nandun pa din yung high school mo. Oo, na ano pa rin yun to. So anyway, so kaya ako nagkanan. Kasi sumut ako ng kanan. Practice lang. Parang biruan lang. Na-shoot. Ganda ng form. Pinalitan mo. Sabi sa akin ni coach, wag ka magkakaliwa ah. Kahit anong mangyari. Ah, inutusan. Coach Pido to? Si Coach Pido. Si Coach Pido at si Coach Bujing ata. Pero si Coach Bujing ata yung nakakita. Pero, so, kumanan. Kanan na. Here. I think they'll have to get it going early on. You don't want to have to get Myrna Hosseini. If the situation gives it, if it's there, I think... Zero of three from Ronnie. Pressure and all. Anong mali sa tumutulong sa pagtaas eh? Talk about the four. But he nails the second. Nagkakanan ako na. Kasi nga, these are the things na hindi mo naman may explain sa tao.
Yes, yes. Ang tingin lang ng tao is, bakit biglo nagkaanan yun? Diba? Kasi ang dami tinatry sa akin, bordering, ganyan. So you were really struggling with your free throws? Actually, sa practice, nakakashoot naman ako sa free throw. Pero siguro it's just the mental lang. Totoo naman, totoo naman. I can attest to that. Siyempre, nagkaroon din ako ng moment. Nung nagkaanan ako, nakakashoot. So tinuloy-tuloy na. So tinuloy-tuloy na ng ano. So your percentage was higher talaga nung kanan? I think nung ano, kasi nung championship, ano eh, parang nag-split lagi eh. Split lagi yung free throws. Pero kanan ka na nun? Pero kinakanan. Pero syempre, hindi ka kasi comfortable dun sa ano eh. Kasi hindi naman yung shooting ano mo eh, diba? So, ang hirap nun ha. Ang hirap. Bro, kasi, pero syempre, tiwala ka lang din kasi alam mong pina-foul ka nila so kailangan mo i-shoot, diba? Oh, di tsaka, nagigets ko yung pang-finish mo kanan. Pero iba yung underhand sa over. Oh, yes, yes, yes. Ang hirap nun. Ang hirap talaga. Pero, pinractice mo na. Pinractice ko, pero ano daw, sabi, it looks good. Patuloy mo na yun? Tinuloy mo na yun hanggang... Actually, ano eh, paiba-iba rin. Kasi nakakashoot talaga ako sa left. So parang, minsan, pag hindi ako nakakashoot na, oh, kanan naman. Parang sapatos lang. Pag minamalas, palit sapatos. No, de, pero yun nga, it was always one of the stigmas that you had during your career. Na hanggang ngayon, parang yun ang pinag-usapan. Pero this is exactly why I wanted to bring it up. Because I wanted people to understand that it wasn't, hindi dahil walang, ganun din yung kay Kuya Paul Artati, hindi dahil walang shooting. Kasi kinakain kayo, every possession, iiwan-iwanan kayo. Kasi sobrang bilis ng Japs Kuan tsaka ng Paul Artati. Na yun yung naging, hindi dahil walang shooting. Dahil kukunin ko na, tumira ka na lang. Kesa breakdown mo nang i-breakdown yung depensa namin. Mas mahirap kang bantayan. That's why it was always something that I really wanted to put out there na people think kasi wala shooting si Japs Kuan kaya nilalayuan. Hindi. Iiwan-iwanan ka kasi kaya layuan mo na lang. Diba? So from that that injury-riddled fifth year mo and then finally graduate ka from UST, which I'm sure naging emotional ka din kasi syempre ten years kasi UST. Four in high school, six. So 10 years kasi UST. So obviously napamahal ka na sa UST. What was the process like after that? Actually, ang weird ng process bro kasi napaaga yung coaching ko kasi injured ako nung time na yun. Parang nag-D-League. May D-League nung time na yun. May team si Coach Pido. Tapos, I got a call na sabi niya, Coach, Japs, gusto mo ba mag-coach? Hindi ka pa nagpa-draft? Hindi ako nagpa-draft pa. Hindi ako nagpa-draft actually. So, after the UST season, after your UST career, nag-D-League ka lang sandali? Bro, kasi, after, di ba na-operahan ako? Yeah. So, nilaro ko, di ba? After ng season, na-operahan ulit ako. Same. Because of nilaro mo? Because nilaro ko. Kasi nga, gusto manalo eh. I mean, iniyakan ko pa yung mga teammates ko nun kasi sabi ko, kailangan natin manalo ng ano na yun. Kasi sabi ko, sinacrifice ko na yung career ko. Tama. So, injured. So, opera ka ulit. So, bago ka nag-D-League, opera ulit. Actually, so, parang nalay off ako ng isang taon ulit kasi parang... Matagal. So, after ng D-League na ata kasi wala ng PBL ng D-League. And then, 2010, sabi sa akin, bro, ay Japs, gusto mong mag-coach? Sabi ko, coach, maglalaro pa ako. I mean, hindi. Sino kausap mo nito? Si Coach Chris Cantonhos. UST. Sabi niya, gusto mo ba mag, pero magbabasketball ka pa naman. Ay, parang dalawa. So, saka. Sabi ko, sige coach, kasi nasa mind ko naman yan. Eh, na, kasi nakikita ko rin sarili ko, after it's all over coaching. So ito na yung ano bro, so naglalaro ako ngayon, nagko-coach. So pasok, 'di ba? Pasok sa schedule. So nung second after ng season na to, after ng first season ng D-League, so may another hanap ko ulit ng team, 'di ba? Ganun lang. So magka-tryout na ako. So tapos na rin yung season ng women's basketball pala sa UST. So I had this coach. Yung coach na sinasabi ko na kumuha sa akin sa UST, yung naghanap sa akin para mag-sa ka-coaching staff siya doon. Okay. So this coach ito, si Bam Ledesma. Sobrang galing na coach ito pero wala siyang break. Okay. So nagkaroon siya ng break, meron siyang call up sa D-League na maging coach. So ngayon walang maiiwan sa babae, sa team namin sa babae. Kasi ano, so ako yung nag-sacrifice. Sabi ko, bro, sige, mag-ano ka. So doon ako natigil mag-basketball kasi parang sa... Nag-focus na ako sa basketball kasi parang hindi na ako nakapag-tryout kasi nga, so para mabigyan ng chance yung ano, yung coach ni... That's where the decision came from. Kumbaga, sige, tuloy ko na tumag-coach na ako.
Pero it's a hard decision kasi every time na magpupunta ka somewhere, makikilala ka, sabihin, ba't di ka na naglalaro? Parang yun yung pinakamahirap sagutin. Na, hindi mo ma-explain. Hindi ko ma-explain. Ang hirap explain. Parang, but pwede, nakita, ka, pwede ka pa. So, yun nga lagi, di ba? Kahit nga na sa MPB, no? Pwede ka pa mag-MPB. Sabi ko, hindi. Ito kasi, ako kasi, Mikey, parang naging ano ko na sa sarili ko is parang nag-bet na lang ako sa sarili ko na down the road kasi, yan yung gusto mo eh, di ba? So, i-ano mo na yung process at an early age, mag-coach ka na para pagdating dun sa, kasi minsan kasi titignan ka, ay, bata ka pa para mag-coach. Yeah. Pero if you have that, ano na, yung mga, ano na, yung mga achievements as a coach na, yeah, parang, di ba, parang sabi ko, eventually na, basketball, siguro, mag-PBA ka or mag-tryout ka sa mga, ano, baka hindi rin naman tumagal yung career mo. Ito right? Naman. It was a decision na, masakit gawin, pero you have to also look at it. Eh. In a big, bigger picture kasi yan eh. Kasi yung magtatanong ka, ano mo ngayon, coach? Parang, bakit? Pwede ka pa. Galing mo dati ah. Hindi ka pala sumubok. Mga ganun, di ba? But you know, it's something na you wanted to fulfill din. Kasi nga, since bata ka pa naman, yun naman na yung asset mo eh. Which is yung IQ mo, yung pagkakaalam mo sa basketball, and ngayon ay impart mo sa mga mas bata. Doon pala lang galing yun. So after your UST career, mga isang taon na lang, nag-coach ka na. Oo. Isang taon na injury, tapos isang taon na naglaro ka for a while, tapos coach na. Yes, actually mga 2 years kasi nag-2 years pa ata yun. Kasi nag-ano pa ako, Liga Filipinas. Ah, naglaro ka pa doon. So 2 years ako nag-ano, so 9-0-10, tapos coaching na ako since 2010. So ball is life to, well, ball is life pa din naman kasi coach ka. Mm-hmm. Pero from player to coach, talagang totally nag-coach ka na. Wala na. Hmm. Coach. Kasi ang ganda rin naman nung ano ko bro, naganda rin yung kasi actually after nung sa UST, kinuha ako sa ano, foundation. It's a foundation na para to help yung magre-recruit ako sa mga barangays. Tapos ilalaban namin sa mga UAP schools para i-recruit nila para mabigyan ng scholarship. So parang from that, parang sobrang okay for me. Parang i-give back ka pa rin. So. Kumbaga from letting one of your mentors, kumbaga si Coach Pam, giving him the freedom to, sige, dun ka na, mag-coach ka na. Medyo naging ano muna, favor. Kumbaga sige, ako nang pahala, ako nang mag-alala. From it being a favor muna, naging, kumbaga nahanap mo na rin yung fulfillment mo. Hindi ka na, you didn't look back na. Oh, kasi ano eh, actually enjoy yung coaching kasi at first kasi actually yung mga naglalaro ka pa naman, di ba, may mga kukuha sa'yo mag-coach para yung mga coach-coach lang. Diba? Pero so nung time na yon, parang doon ko na-realize na hindi lang pwedeng just because magaling ka maglaro ng basketball, yung IQ mo, gano'n. It's a constant, ano, kasi nung ano sabi ko nung unang, at first ko, pero sabi ko, uy, anong gagawin ko ngayon? Parang, ito yung ginawa namin nila Coach Pedro dati, but it's not working. Tama. It's a whole different challenge. Hindi rin basta-basta dahil player ka, coach ka, it's gonna be. Oo naman. Maraming coaches, maraming players na magagaling na hindi naging successful coaches. And madaming hindi magagaling na players na naging super successful coaches. Ang hirap din kasi kapag superstar ka sa, ang hirap magturo kapag yung mental. Mahirap kasi, yun ah. Kasi syempre, di ba, parang dapat dali, alam mo na to eh. Oo, oh, dali-dali lang yan eh. Tapos di mo magawa, di ba? Oh, I think doon ang gagaling din yung talaga. Yun. Especially kung matalinong player ka dati. Syempre parang, dali lang naman yan. And I'm sure it's a challenge for you, pero you've been successful with it. Ang dami mo nang naging coaching jobs. And ngayon, I'm sure, natigil lang talaga yung... Natigil lang. Tuloy-tuloy ka sana. Pero, man, nalaman natin yung kwento ni Kuya Jobs Kuwan. And I didn't know na hindi ka nagpa-draft. I didn't know that you entered coaching at an early age na talagang nag-decide ka na magpo-coach ako. And galing. Nakakabilib din yung decision mong yun. Kasi I'm sure it was tough to leave basketball at such an early age. 20, ano ka pa lang siguro nun? 27? 27. Grabe, diba? That's ano, remarkable. That's admirable if you really think about it. Pero galing. Bigyan kita ng oras, kuya. Magpasalamat ka sa mga UST tsaka mga mga nakaintindi na ngayon sa kwentong jobs mo. Lahat sa lahat ng naghahanap sa'yo dito. Okay, mahaano mo na sila. First of all, thank you Mikey sa opportunity to hear my story. Sa lahat ng Tomasians, kamusta kayo? I miss you all. Thank you for all the love and support throughout the years. Sa Madrigal family, sa St. Jude family ko, miss ko na kayo lahat. So, keep supporting Mikey. You already know. Which, by the way, so ano ngayon?
Hintay-hintay lang muna. Hintay-hintay lang. Oo. Oh, hintay-hintay. Small business. Ganun naman eh. Well, basketball. Hopefully it comes back. Sabi ko ng kondo. Ganun lang. Madami. Oh, so may mga naghahap ng kondo. Jobs ko. Yung mga ano, UST teammates mo dati na mga big time na ngayon, bakit hindi sa'yo pumipili? Yung mga kusa yung mga yan. Magkukusa sila. Lalapit sila. Lalo na yun kasi Mirza. I-guess ba natin si Mirza dito? Kasi after mo, Cyrus Baguio. Wala pa akong Jerby Cruz. Unahin pa ba natin si Casimir? Sa sarili niya, unahin mo daw siya. Pero kung ako sa'yo... Wala pa akong Jerick Ting. Madami pa. Madami pa. So si Mirza sa mga pang-anim pa. Pero ano bro, kung gusto mo mag-trending ka, hindi... I-guess mo si Mirza, i-guess mo kami lahat. baka maging ganun, roast yun, roast, Mirza roast. Sigurado yun, bro. Lahat ba kayo? May masasabi kay Mirza? Oo. Walang magagawa si Kasim. Clark Bautista, lahat, no? At mga pati si Dylan Ababo na sobrang bait, baka may masasabi pa kay Mirza. Sigurado. Sigurado. De, pero, kuya, galing. Natuwa ako sa kwento. Natuwa ako sa kwentuhan natin. Nag-enjoy ako. Hopefully, makita soon back on the court as a, obviously, sa coaching job mo, obviously, coaching career mo, more power. Sana bumalik na lang yung basketball para lahat makabalik na din, di ba? Pero, kuya, salamat sa oras mo talaga. I'm sure, lahat ng mga naging fans mo, sa especially nung UST guy, natuwa sa kwentong jobs kuhan natin. Salamat, kuya. Ingat ka lagi. Regards to the family. Alright. Si, pag naparad to ni Coach Mac, oh, alam na niya yun. Malapit na. Susunod na. Thank you, kuya. Sige, bro. Ingat ka lagi, kuya. God bless. At point guard number 18, Japsua. The finals, of course, to support their team. A three ball to start off festivities. A man. The running game. 6-4 is our score. Game one of the finals. Alan Evangelista. Three ball. And what you like about it, if you're an Ateneo fan, is that they are looking for the Cruz. Here comes Chapskuan. And the Grace was won. If like say, yes. You can draw from that and make it a good point for you. Yeah. And Chapskuan. The ball in every single opportunity. They want to play as a team and make that extra. Ateneo in the big screen on USD. Good afternoon to all of you. In the meantime, Cruz goes. All of a sudden, Jerby was in front of him. So Jerby might be a minute to hit his mark once again from the top of the key. Espiritu with his third rainbow connection. Jerby winning game number two. The result, 16-point blowout for them. Oh, what a... Chapskuan, that hook of his. Here comes Chapskuan. He'll make that move of his. Yes! Very, very big challenge right now for USD and Ateneo. Awkward shot. Samson courtside. I don't think Samson is not that hard to imagine. Kuan, back to Espiritu. Yes! Chapskuan, point guard for the University of Santo Tomas Growling Tigers. Mr. Roberto.